few moments later. Hey yo, what's up mga kapinta? It's me, Rob, your kapinta for today. Grabe yung energy, no? Kasi 'di ba, parang kanina lang eh ano, nakakatulog ka, tapos biglang, "Hey yo, what's up?" 'Di ba, ang tindi ng energy kasi nga nakatulog na. Bakit nga ba ako nakatulog? Eh kasi mga kapinta, ang haba ng timer, no? Ang haba ng timer kaya nakatulog ako. So anyway, ano bang gagawin natin ngayon? Joke lang. Okay, so for today's video mga kapinta, no? Dun sa last video na in-upload ko, nakita niyo yung part 2, no? Dun sa ginagawa kong graphite pencil na drawing. So today, ang ipapakita ko is yung part 3. So dito sa part 3, makikita niyo kung paano ko ginagawa yung ano, yung hair, no? So, yung kabilang side, which is the right side, naumpisahan ko na siya. Kasi mga kapinta, inulit ko yung video na ginawa ko kanina. Kasi nabura yung video dun sa right side na ginawa ko, no? So, kailangan kong gumawa ulit. Ngayon, na-video ko na siya, no? Nagawan ko na siya ng video yung sa left side. Yun ngayon yung makikita nyo. So, dun sa hindi mga nakapanood ng part 1 and part 2, no? Tingnan nyo na lang po dun sa ilalim ng video na to sa description. Nandun po yung link ng part 1 and part 2. So anyway mga kapinta, hindi ko na ulit ito pahabain, no? Panoorin nyo na lang po itong part 3. And sana mag-enjoy po kayo sa panonood. And mamaya, babalik ako, no? So paano? Enjoy watching! So ayan na mga kapinta, no? Diba sabi ko kanina dun sa intro ko, nagawan ko na ng shading and mga details yung sa right side na hair. May video ako niyan eh, kaya lang nabura nga. So ang ginawa ko, no? Dito sa left side ako nag-start ng drawing ulit. Kung mapapansin nyo, meron siyang parang konting shades din. Kasi nalagyan ko na rin yan and nandun na rin yan sa video na nabura. So, ang ginawa ko, binura ko ulit siya and then nag-start ulit ako na mag-drawing dyan sa part na yan para may maipakita ako sa inyo. So, ayan mga kapinta, no? Nag-start na ako. So, nagdo-drawing ako ng outlines, no? Yung mga highlights na nakikita natin sa buhok. Yung ibang mga artist, ang ginagamit nila doon is pencil eraser. So, since wala akong pencil eraser, ang ginagawa ko mga kapinta, nagdo-drawing muna ako ng outline, then iniiwanan ko lang siya na blank. Kasi nga yun yung pinakang highlights. And then, kung ano yung kailangang itiman, yun yung iniitiman ko. So far, wala pa akong masyadong technique na ginagamit, no? So, kung ano lang muna yung nalalaman ko, yun na lang muna kasi nagre-research pa ako sa ibang artist, no, sa ibang mga tutorial video dito sa YouTube kung ano yung mas easiest na way to make highlights, no. So, may mga nagsabi na pencil eraser daw, no, yung iba naman kneaded eraser. Sa tingin ko tama yung pencil eraser, no? Pero wala pa ako noon kaya yung technique ko na lang muna yung ginagawa ko. Yung nagdo-drawing ako ng outline, then iniiwanan ko lang siya na blank. And then yan mga kapinta, ang gamit ko dyan na pencil sa pagdo-drawing ng outline is yung 2B pencil. Wala namang nabago sa mga materials na ginamit ko. Yung pa rin, no? 2B pencil. And then, tsaka ko lang siya pinatunga ng dark pencil, which is yung 5B na graphite pencil, no? And then, kung kailangang i-highlights pa yung mga highlights, binubura ko na lang siya ng kneaded eraser. Kaya, medyo matagal pa ako mga kapinta. Medyo nahihirapan pa ako sa pagdodrawing ng buhok. Kasi nga, hindi ko pa alam yung technique ng ibang artist, no? Kung bakit yung
mga drawing nila na hair is very smooth, no? Tapos yung mga hair strands, napaka-smooth. Pantay na pantay talaga siya, and para talaga siyang totoong buhok, no? Napaka-soft. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. And then, yan lang, mga kapinta, ganyan lang. Hindi ko na pinakita sa inyo ng, hindi ko na ipapakita sa inyo ng buo yung buhok, no? Kasi marami pang mga ano yan, eh. Marami pa akong gagawin dyan. And medyo matagal siyang gawin. So, yan lang muna, no? Pakita ko na lang muna kung paano ko siya ginawa. Yan, nandyan tayo sa may bandang tenga. So, tenga yan, mga kapinta, no? And hindi siya ganun kaitim. Medyo natatabunan lang kasi siya ng hair. And then yon, mga kapinta, tulad ng sinabi ko dun sa isang video ko, no? Pag nagdo-drawing ka ng mga hair strands, kailangan kung saan yung direction ng buhok. Ganun din yung gagawin mo sa drawing para magmukha siyang realistic. Kung halimbawa, pa-curl siya, so gagawin mo siyang pa-curl. Kung papunta siya sa kanan, yung direction, ganun din yung gagawin mo para magmukha siyang totoo, no? Magmukha siyang 3D. And then, hindi naman kailangan lahat ng hair strands kukopyahin mo. Ang kailangan is yung direction, yun yung pinaka-importante, kung saan yung direction ng buhok. And then, yung highlights and lowlights. So, yun yung kailangan na masunod mo dun sa photo reference mo. Kasi napaka-imposible naman, mga kapinta, kung iisa-isahin mo yung hair strands, no? Napaka-imposible nun. Unless, isa ka talagang hyperrealism artist, no? Yung pag nag-drawing ka, talagang halos parang nagpa-photocopy ka na lang ng picture. Merong mga ganong artist, eh, talagang details na details yung drawing nila na para talagang picture siya. So, one day, pag-aaralan ko yung ganon. Sa ngayon, sa realism muna tayo, no? Huwag muna tayo sa hyperrealism kasi medyo mahaba-habang pag-aaral yun, eh. Pero, we're getting there, mga kapinta, no? We're getting there. Kasi inuunti-unti ko yung process, no, ng pagmamaster ko ng pencil ko. Yan, iniitiman ko lang yung dark shades, no? Kasi para mas lumitaw yung highlights and yung mga hair strands. Yun, mga kapinta, no? Kung wala ka pang mga gamit, no? Mga tamang tools, so diskartehan mo na lang muna, no? Gawan mo na lang muna ng paraan, maging creative ka. Hindi mo kailangan bumili ng mga mamahaling gamit. Kasi kaya ka nga tinawag na artist, 'di ba? So kailangan be creative, no, sa pagdo-drawing. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, kung beginner ka pa lang. Pero kung may kakayahan ka naman na bumili ng mga materials na dapat mong gamitin, edi bumili ka, di ba? Wala namang masama doon.
today, no? Kasi nga kanina din nakatulog ako, kaya meron akong energy. Hello mga kapinta, so I'm back. Ayun na, ipakita ko sa inyo yung part 3 nung aking graphite pencil drawing. So, hindi ko na ipinakita ng buo yung buhok mga kapinta, no? Kasi matagal pa yun eh kung tutuusin. Lalo na yung sa banda dito sa collar, no? Nakita nyo naman doon sa photo reference, di ba, na may mga details pa yung damit. May mga design siya. Tapos may collar ka pa na ito drawing doon. And then yung sa hair, no? Yung sa banda dito sa baba, may mga ma-details masyado doon eh. Kasi doon yung makikita yung pinakang dulo ng buhok, no? So, ayun mga kapinta, no? Hindi ko pa masyadong gamay yung pag-drawing ng buhok. Kasi hindi ko pa natutuklasan yung tamang technique. So, for now, no? Kung ano muna yung nalalaman ko, yun lang muna yung ina-apply ko. Kasi yung technique kasi, mga kapinta, minsan nasa gamit din kasi yan eh. Whoa. Isa yan sa mga technique, yung tamang paggamit ng materials, no? So ako, di ba kanina nakita nyo naman, no? Sinabi ko naman sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa pag-highlights ng buhok, no? Sa yung may mga puti-puti doon na parang lines, di ba? Yun, iniiwanan ko lang yun, no? Tinodrawingan ko lang ng outline, tapos iniiwanan ko lang siya na blank. And then yung kung merong mga katabi yun na maitim na mga hibla ng buhok, so yun yung iniitiman ko. And then yun, makakapag-create ka na ng mga mahahabang puti na yun na para siyang highlights. Yun na nga, highlights na nga siya. And then yun, mga kapinta, no, sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 and part 2 ng graphite pencil drawing ko, makikita nyo po dyan sa ilalim ng video na to, no, yung link ng part 1 and part 2. So, pakiclick na lang po yun kasi mas maganda kung maumpisahan nyo yung part 1, no, and then yung part 2. Then etong part 3 para nasusubaybayan nyo po yung progress. And then, after ko siyang i-drawing, pag natapos ko na ng buo yung drawing mga kapinta, ipopost ko po siya sa aking Facebook account. So, sa mga subscriber ko po dyan na hindi ko pa po friends sa Facebook, no? You can follow and add me in my Facebook account, name Ineng Rob. And then, sa gallery ko, no, makikita nyo dun yung portrait sketch album ko. So, nandun po lahat ng mga drawing ko from the start. Pati yan po yung drawing na yan, ipopost ko yan dun. And then, yung mga pinaint ko, no, na mga abstract, and then may mga realistic din doon, no. So, makikita nyo naman po yun sa aking gallery na may title album na Masterpieces Album. So, yun po mga kapinta. And please don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to write your comment down below. And click the notification bell for more videos. So, paano mga kapinta? Ingat po kayong lahat and God bless you all. Hanggang sa muli. Bye!